I hereby declare Marawi City liberated from the terrorist influence that marks the beginning of rehabilitation of the city. Job well done. Mission accomplished. Mission accomplished. Malaya lang Marawi! Uwi na kayo! Uwi na kami. Masaya at malungkot. Bakit malungkot? Malungkot dahil marami pa kaming iiwan ng mga tropa dito. Malungkot dahil hindi pa tapos yung trabaho na makabalik yung mga tao. Eto na yung mga bus na mga sundalong pauwi na matapos silang mapasabak dito sa Marawi. Magandang umaga po sa inyo! Salamat po sa inyo, ha! Ano masasabi nyo? May medalya si Sir, oh. Kami po ay masaya since patapos na po itong gera. Ko ay napadpad sa malayong lugar, Marawi City kong tawagin. Araw-araw na lang ay palaging New Year, kaya ba di maganap ka ng cover? Laban Marawi! Maraming salamat po! Yung kanilang mga tangke, nilagyan nila na dagdag na pampatibay, pansalo ng mga shrapnel daw. Nakakaisip pa ng ganitong mga bagay. Ganda ho nitong mga ginagawa nyo, kaya lang nakakatakot kasi mga bala eh. Mga souvenir items na mga beer opener. Diyos ko, nakakatakot naman na pambukas to ng serbesa. Maa, binibenta nyo. 150. Ano to? Ashtray. Opo. Ashtray na may aeroplano. Ito yung mga nagsagawa ng airstrike dito? Opo, ma'am. Bakit nyo naisipan gawin to? Kasi po, ma'am, sa umpisa pa lang ng gera dito sa Marawi, nakikita na namin na ito ang nakakatulong sa tropa. Kumusta ho kayo rito? Malungkot. Hindi nakauwi sa mga pamilya. Ito pang alis buryong? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Mahirap po bang gawin to? Mahirap na masaya. Saan nyo po napulot itong mga basyo? Hinihingi namin sa mga tropa. Limang buwan na kayo dito. Naku, tumutunog pa. Tumutunog pa yung mga kanyon. Nasanay na kayo sa matunog? Opo, ma'am. Minsan kung hindi kami mga nakatulog dahil nag-ano kami ng anong nangyari sa mga kasama namin. Pupunta kasi kami dun sa yung pwedeng pasukin, hindi naman yung hindi pa pwede. For safety precaution, kailangan mag-suit pa rin ng bulletproof vest. Dito po tayo sa Mapandi. Marami pong nangyari dito sa bakbakan. Dito po, yung during the first few days, ay namatayan po tayo ng marami mga sundalo. This is one of the avenues leading to the three bridges. So tatlong tulay po yung nagkoconnect nitong side na ito ng Marawi City doon po sa kabilang side na naging main battle area. So lahat po ito inoccupy ng mga terorista? Oo. Ito mga bahay-bahay po na ito? Opo, inoccupy po nila para matigilan yung mga government forces na makaabot din sa main battle area. Oh, ito nga, nag-iwan pa sila ng graffiti eh. Kaya nga po, nung na-recover na natin itong area na ito, ay hindi na natin iniwan. Okay. Ito gawa naman ng mga sundalo natin? Oo, ginawa na po ng sundalo ito. So, parang may tagabantay. May sense of humor pa rin yung mga sundalo natin. Ang Marawi ho kasi kilala rin yan sa bukod sa maganda niyang klima, yung magagandang tanawin. Kilala rin ho itong syudad na ito sa maraming mga istrukturang ganito, yung kanilang mga moske. So, even today, 3 days after ma-liberate ng Marawi, meron pa rin nakukuhang wounded. Ang tulay pong nakikita nyo sa aking likuran, yan po ang tinatawag nilang Baloi o Mapandi Bridge. Hindi ho biro ang
buhay ng mga nabuwis para po mabawi ng mga tropa ng gobyerno. Ang tulay na yan na isa sa mga tulay papasok sa downtown Marawi. Na ngayon, yan po ang tinatawag nilang main battle area. Kamusta ho daw ang sitwasyon dun sa main battle area ngayon na meron pang mga ilang pong multi ISIS? Matindi pa rin ho yung labanan. In fact, marami hong wounded. Yun nga kanina yung nakita natin na isa sa mga sundatan po yung dadaling sa hospital. Isa sa mga matatawag na survivor ng gera dito sa Marawi, ang ospital na ito. Kitang-kita ho yung mga battle scars niya, oh, yung mga tama ng bala, kasi pinasok din ho ito ng mga terorista. Pero mabilis na nabawi ng mga sundalo, mabuti na lang. Dahil sa ospital pong ito, maraming buhay ang nailigtas. Kamusta po kayo, Doc? Actually, ang naramdaman namin ngayon is naghahalong saya at lungkot. Masaya dahil tapos na yung gera at makakabalik na kami. On the other hand, malungkot kami dahil nasira ang aming Marawi. How do you look at the future po, Doc? Mag-strive na lang po kami ulit. Kami po mga Maranao, survivor po kami. So we will survive, we will rise up. Wala naman hong ibang choice, ano po. So we have to get back on your feet. Gaya ho ng nakita nyo, nakakahinga na po ng maluwag ang ating mga kababayan dito sa Marawi. Nakakapag-selfie na sila, nakakangiti. Ito may mga bukas na rin pong mga ilang tindahan. Ikay natatakot kasi may putok-putokan. Hindi naman ma'am. Matagal na akong bumalik dito noong August pa. Actually, dito na rin po ako ng anak. Pinanganak po sa war zone yung baby niya? Oo, sa may public hospital po. Ano ang pangalan niya? Si Khalid. Sabi nga ng mga sundalo, dapat daw pinangalan ko si Marshall. Bakit kasi Marshall Lunon? Opo. Parang bumalik muli ang bangungot ng superbagyong Yolanda sa mga tent katulad nito. Pero kung sa superbagyong Yolanda ang kalaban ay kalikasan, sa trahedyang ito, ang kalaban ay mga terorista. At muli, ang biktima ay ang mga sibilyan. Nahirap din yun, naranasan namin sa pag-alis namin. Nung dumating na kami dito, mahirap din. Kasi hindi namin kaya yung gagawin namin. Parinig naman ng mga kanta mo. Marawi, bumangon ka. Tama na ang maling pakikibaka. Kapatid, gumising ka. Hindi ka ba naaawa sa bayan kong nagdurusa? Mabuti ho sa gitna ng bakbakan eh, nagawa nyo pang mag-compose daw ng kanta. May time din kasi na kapag maghilom yung putukan, yun na rin po ang time na ako po'y maghilay-hilay sa gilid. Sa gilid ng aking sasakyan, habang iniisip ko po yung pamilya ko, kasi kinakabahan ako that time, kasi this is not the first time na mapasabak ko sa ganito. Bumangon ka, Marawi, kaya natin ito. Napakasarap pakinggan ng salitang pagbangon. Bagamat alam ng mga tiga Marawi na hindi madali ang kailangan pa nilang tahakin bago ito tuluyang mangyari. Pero sa ngayon, kailangan nilang umasa. Dahil yun na lamang ang natitira, kailangan nilang mabuhayan ng loob para sa mga darating pang pagsubok. Last round for Marawi. Uwa! Uwa!